Magandang araw, kaibigan. Ako nga pala si DJ B ng Barangay Inspiring Stories at ito ang ating kwento. 7 taon na ang lumipas. May parte na ng nakaraan ko ang nakalimutan ko magmula nung huminto ako ng kolehiyo dahil hindi ko na kayang pag-aralin pa ang sarili ko. Sa kabila ng hagupit ng tadhana sa akin ay kinaya ko kaya nandito ako sa kinatatayuan ko ngayon. Isa na akong model na nag-uumpisa pa lamang sa industriya ng pagmamodelo. Malayo pa ngunit malayo na din ako. Nagkaroon naman ako ng mga recent boyfriend. Hinayaan ko ang sarili kong magmahal muli. Ngunit wala ni isa sa mga yon ang minahal ko. Gaya ng unang lalaki sa buhay ko. Alam ko namang nakamove on na ako kay Ace eh. Matagal na akong nakamove on sa kanya. Niwala akong balita sa kanya. Likatiting. Dahil regalo ko na sa sarili ko ang peace of mind. Hindi na akong magtataka kung ang babaeng kahalika niya sa bar ay asawa niya na ngayon habang may mga anak na. Pero wala na akong pakialam pa dahil hindi ko na ulit sisirain pa ang sarili ko para sa ibang tao. Pinaghirapan kong makaalis sa trauma at pasakit na hindi ko naman dapat naranasan noon. Pinahid ko ang butil ng pawis ko at umupo sa gilid ng gym upang magpahinga at uminom ng malamig na tubig. Kaya yari ko lang mag-workout ngayon dahil inutos ng manager kong mas bawas-bawasan pa ang timbang ko. Gusto ko pa naman kumain ng samgyup ngayon, pero tiis-tiis na muna. Kinuha ko ang cellphone ko para i-check ang mga social media accounts ko. Nag-uumpisa pa lang ako sa showbiz. At nakakatawang meron namang improvement kahit papaano. Nagdadaanan ko ang ilan sa mga posts ng close friends ko. Matapos ang ilang taon ay umiibig na silang muli. Wala sa oras akong natatawa at napapangiti. Ang babaeng to talaga. Ilang taon lang ay iiyak na naman to. Sana lang this time, makahanap naman siya ng lalaking mamahalin siya ng buo at tanggap ang anak niya. Actually, may mga naliligaw naman sa akin. Sadyang ayoko lang pumasok pa sa relasyon, lalo't kakaumpisa ko pa lang sa karir ko. Naligo na ako para umuwi. Magkatabi nga lang pala ang condo unit ko at ni Mika. Malapit kong kaibigan noong nagtatrabaho pa lamang ako. Mabuti siya ay nairaos na ang pagbubuntis at pag-aaral sa tulong ng mga magulang nito. Sa ngayon ay isa na itong flight attendant at sa akin din naiiwan ang inaanak ko kapag wala ito. Madalas akong nandun sa kanila na para ko na ding bahay. Doon ako tumuloy upang kamustahin ito dahil napipil ko na malapit na silang mag-meet up ng LDR boyfriend niya na na-meet niya naman sa ibang bansa noong bumaba ito sa eroplano. Sana all may afam. Tumulo ang butin ng luha ko habang iniimpake ko ang mga damit ko. Matapos ang isang linggo, nung makita ko si Ace na may kahalikan sa bar, ay wala siyang paliwanag ukol doon. Hindi siya nagpaliwanag na hindi totoo ang mga litrato na yun. Inabandonan niya ako at kanyang limutan na meron siyang asawa na kailangang uwian. Naiintindihan ko ang sitwasyon niya. Pero sobra na. Hinayaan niya akong mag-isa habang nahihirapan. Iniwan niya ako sa ere habang dinadala ang sanggol sa sinapupunan ko. Ang sinumpaan naming dalawa nang ikasal kami ay tila ba hindi na maipapangako pa dahil nagpa siya na akong iwan si Ace at palakihin ng bata. Kung makakasurvive ito sa loob ng tiyan ko. Mahina ang kapit ng bata. Tahimik akong napahigbe nang maisip na anumang oras ay pwedeng malaglag ang ipinagbubuntis ko. Gustuhin ko man siyang protektahan ay hindi ko kaya. Dahil itinakwil na ako ng mga magulang ko. Hindi ako nakapagbigay ng tuition fees sa school ng 2 beses. Napakiusapan ko pa ang principal noon. Pero ngayon ay hindi na pwede. Kaya napilitan akong hinto ang pag-aaral. Malapit na ako eh. Maabot ko na. Ang kaso ay bumagsak ako sa kinatatayuan ko. Bumukas ang pinto at nilawanon si Ace na basang-basa dahil sa lakas ng ulan. Pinunasan ko ang luha sa mga mata ko nang makita niyang nag-iimpake ako. Wala siyang imek na inagaw ang mga tinitiklop kong damit at pabagsak na inilapag sa kama. Saan ka pupunta? Iiwan mo ako? 2 beses niyang tanong. Napaiwas ako at hindi nakaimik. Pagod na ako, Ace. Walang gana at puno ng sama ng loob kong sabi na niipon ko ng isang buwan. Umaasa akong hindi siya papayag sa desisyon ko at hindi niya ako hahayaang gawin to. Umasa ako na hindi niya ako kayang mawala sa buhay niya at aayusin namin to
kung gusto niyang magbago. Pero, pagod na din ako, Marim. Mahina niyang sabi na nagpabagsak sa buong pagkatao ko. Ilang minuto akong hindi nakainik. Gusto kong ayusin, Ace. Pero bakit parang ayaw mo na? May iba ka na ba? Bakit ko pa hawakan ang relasyon? May bitaw na. Katahimikan ang namayani sa loob ng maliit na apartment na tinutulayan namin habang malakas ang pag-ulan. Nagsisisi ako. Napalunok ako bago sabihin ang huling salitang madidinig niya sa akin. Nagsisisi ako. Hindi ko makasama ka, Ace. Hindi ito ang buhay na pinag-akubo sa akin. Halos mapaos kong sabi at isinara na ang maleta at hindi na tinapos pa na ilagay ang iba pang mga damit ko. Meron pa siyang huling salita na sinabi na hindi ko na madinig dahil sa sobrang hina at lakas ng ulan. Malamig na tubig ang tumumpi sa aking katawan nang makalabas ako ng bahay. Malamig, ngunit hinayaan ko ang sariling mabasa ng ulan. Hindi pa man ako nakakalayo nang manghina ang tuhod ko at bumagsak sa gitna ng kalsada. Hindi ko na kaya. Napakulang kwentang lalaki. Inis kong hinampas ang tiyan ko dahil sa magkahalong emosyon. Parehas lang tayong hirap. Kung sakaling makasurvive ka at makikilala mo lang ang umumo, nakakasuklam. Pero napayoko ako at napagtantong walang kinalaman ng bata sa nangyari sa amin ni Ace. Tumayo ako at pinilit maglakad sa dilim at lakas ng ulan. Hangga't kaya ko, ay papatagtahan ka ni Mama, anak. Mas sumisikip ang mundo para sa aming dalawa ng anak ko dahil nagawa akong tiisin ng mga magulang ko kahit pa nagbubuntis ako. Wala akong malapitan at wala akong mapuntahan. Nabitawan ko ang hawak na basahan. Hindi pa man ako natatapos linisin ng CR ng restaurant. Napakapit ako sa lababo ng banyo. Mapait na pinagmasdan ang kabuuan sa salamin. Sobrang bumagsak ang pangangatawan ko. Maputla ako at malalim ang mga mata. Bumukas ang pinto ng banyo at may isang pares ng sapatos panlalaki ang pumasok. Kaya binitbit ko ang dalang panlinis upang lumabas. Ngunit nakakailang hakbang pa lang ako ay kinakain na ng dilim ang paningin ko. At tuluyan na akong nawala ng malay at bumagsak sa matigas na sahig ng banyo. Ang anak ko. Sunod-sunod na ingay ng doorbell mula sa pintuan ng kondo nila Mika ang gumising sa akin. Ang aga-aga. Nakatulugan ko pala ang nakakabit na collagen mask sa mukha ko kagabi dahil sa antok. Marem! Pakibukas naman ang pinto! Nagluluto ko! Sigaw ni Mika mula sa kusina. Nanghihina akong tumayo upang puntahan ang pinto. Pilit kong binabaon ang masamang alaala na yun. Ngunit gabi-gabi kong napapanaginipan. Yung panaginip ko na nangyari in reality. Pagbukas ko ng pinto, ay bumungad sa harapan ko ang mabangong lalaki na kahawig ni Ace. Napaawang ang labi ko dahil kahit sa pagising ay hindi ako tinatantanan ng visit na Ace na yun. Kumarap-kurap ang mga mata ko kaya napatingin siya sa akin. Si Ace pa talaga ang kaharap ko? Malakas kong sinarado ang pinto at walang pakialam kung matamaan ng pinto ang matangos niyang ilong. Nanikip ang dibdib ko habang nanlalamig. Sino yung tao? Tanong ni Mika, suot ang apron, kasunod na buwaba ng hagdan ang anak nitong si Brix, ang inaanak ko. Binuksan niya ng malapad ang pinto at, Love! Malakas na sabi ni Mika, dahilan para tumigil ang mundo ko. Pumasok ito ng pinto upang abutin ang mainit na yakap ng kaibigan ko. Uncle! Masayang sinalubong ni Brix ang lalaking yakap-yakap ng kanyang mommy. Nakangiting kumalas si Ace upang yumuko kapantay ng bata at yakapin din ito. Big boy! Mas malaki ka pa sa inaasahan ko. Sabi nito, kaya mabilis akong napatalikod. Ang kapal ng apog mong magpakita. At magpakaama sa ibang bata. Knowing na pabaya at wala kang kwentang ama noon. Marem, sandali. Hinila ako ni Mika paharap. Kaya mabilis akong umiwas ng tingin nang mapatingin sa akin si Ace. Nakamove on na ako kay Ace. Totoo. Boyfriend ka si Ace. Love, si Marem, matali kong kaibigan. Maguguluhan siyang napatingin sa akin at inilahad ang kamay. Tinanggal ko ang collagen mask
nang makilala ko ng hayop kong ex. Gumiti ako ng peke at halata sa mukha niya ang pagkagulat. Hi, I'm Marem, kaibigan ni Mika. Sana wag mong sasaktan ng kaibigan ko gaya ng ginawa mo sa ibang babae. Inabot ko ang kamay niya at piniga. Kaya nakagat niya ang ibabang labi nang bumaon ng matulis na kuko ko sa kanyang kamay. Ace is a good man, Marem. Huwag ka nang mag-alala. Kinilas ko ang kamay naming dalawa nang makitaan ko siyang namumutla. Uwi na ako sa kondo ko. Buyers. Paalam ko kay Mika. Ngunit muli niya akong hinatak. Ay hindi, sumabay ka na. Please. Nagluto pa naman ako ng breakfast. Nakangiting sabi ni Mika na sinigundahan pa ng anak nitong si Briggs. Auntie, sumabay ka na sa amin. Hinawakan niya din ako sa kamay. Mukhang ayaw niyang sumabay sa atin. Baka inaantay na siya ng asawa niya at mga anak sa kondo niya. Nag-init ang dugo sa utak ko sa sinabi ni Ace. Ay, hindi no. 101% na single ang kaibigan ko. Wala pang asawa at anak yan. Baka may mairireto ka sa kanya, love. Anya ni Mika. Busog pa kasi ako, Mika. Tanggi ko. Nabubusog pa lang ganyang kanipis na katawan. Parinig ni Ace, kaya sinagi siya ni Mika. Model kasi si Marem. Utos ng management. Mahinang sabi ni Mika. Wala na akong nagawa at walang imik na umupo kasunod nila. Tahimik akong kumakain habang napupuno ng dalawang mag-ina ng ingay ang dining room. Sumasagot lamang sa tanong si Ace habang ako naman ay tahimik lang. Sa dami ba naman ng tao sa mundo, bakit si Ace pa ang naging boyfriend ni Mika? Matalik na kaibigan ko pa talaga. Kailangan makagawa ko ng paraan para maghiwalay sila ni Mika. Hindi siya deserve ng Ace na manudoko. Panigurado na sakit lang ng ulo ang maibibigay mo sa kaibigan ko. Mas malala pa, ayan na kami tong kaibigan ko at iwan. Ngayon ko lang naisip na magka-apelyido pala kayo ni Marem. Napaangat ang tingin ko kay Mika at napabaling kay Ace na nakatingin lang sa plato. Ha? Iyon lang ang lumabas sa bibig ko. Ano kasi, parehas kasi na Castillo ang apelyido nyo. Baka magkamag-ana kayo o nagkataon lang? Tanong ni Mika. Kaya naman mabilis kong kinuha ang baso para uminom dahil halos bumara na ang pagkain sa lalamunan ko. Napatingin ako sa daliri ni Ace at ganun din siya sa akin. Ngunit parehas nang wala sa amin ang singsing. Apelyido na lang ng isa't isa ang naiwan na kailangan ko nang ayusin para ma-process na ang hiwalayan naming dalawa bago pa malaman ni Mika at ng ibang tao na kasal kaming dalawa. Ha? Siguro nga, nagkataon lang. Hindi ko pa man natatapos ang sinasabi ko nang magsalita si Ace. I'm married. It was 7 years ago. Nakangising anya ni Ace kaya dumiin ang hawak ko sa tinidor na para bang gusto kong itarak sa kanyang dibdib. Hindi makaimik si Mika at halatang gulat. Ngayon na ba niya mismo malalaman na kami ni Ace ay... Pero matagal na kami hiwalay at walang communication. Natatawang sabi nito na nagpakaba sa dibdib ko. Castillo ang surname ng father ko. Naisagot ko naman kaya napatangutang si Mika. Naghihinala na kaya siya? Nagkaanak ba kayo ng ex-wife mo, love? Biglang tanong ni Mika kaya napahinto ako. Hindi. Mabilis at tipid niyang ngiti kaya muling napatangutang si Mika at yumakap sa braso ni Ace. If ever gusto mo, Eddie, gawa tayo. Nanindig ang balahibo ko sa natatawang sabi ni Mika. Bakit pala kayo naghiwalay, love? Muling tanong ni Mika. Ewan, napagod daw. Niwan niya ako sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay ko. When my father died. Napatayo ako sa yamot. Pinapalabas niya na ang babaw kong babae na iniwan siya ng ganung kadali. Samantalang mas nahirapan ako. After mawala ng papa ko, sumunod ang mama ko. At naiwan sa akin ang bunso kong kapatid. Naiwan sa akin lahat ng responsibilidad at mga pinagkakautangan. Mabait na sabi ni Ace. Kaya napatingin ako sa kanya. Tapos ka nang kumain, Marem? Tanong ni Mika. Kaya hindi agad ako nakasagot. May importanteng lahat pa akong pupuntahan, Mika. Excuse me. Paalam ko at dumiretso sa sink para hugasan ang pinagkainan ko. Valid or invalid, hindi na yun mahalaga. Dahil ang importante ay ang kasalukuyan. Tapos na kami ni Ace. Nakamove on na kami pareho. Hello, Briggs. Can I ask where is my tita mommy? Maliit na tinig ng batang babae ang umalingaw-ngaw sa hawak na iPad ni Briggs. Aunt Marem is here, you. Wanna talk to her? Bumalik ako upang lumapit kay Briggs.
Inayos ko ang sarili upang humarap sa camera ng iPad. Are you busy today? Tanong nito at marahan akong tumango. Maybe next day, Ryu. Sobrang busy ko pa eh. Sagot ko. Sumamangot ito bago sumagot muli. Okay, but can I go there? Maglalaro kami ni Briggs. Paalam nito na mahigpit kong tinutulan. No, you know. Magpasama ka kay mami sa mall. Sagot ko kaya mahina akong siniko ni Mika. Pero pwede naman namin siyang isama nila Briggs at Ace sa gala namin, Marim. Baka naiinip yung bata sa bahay nila. Suwestiyon ni Mika, kaya napatingin ako sa kanya at nakasandal lamang si Ace sa lababo. Dumaan sa harapan ko si ate, kaya madali ako nitong tinawag. What's up, sista? Napairap ako kaya natawa ito. Madaming school activity si Ryu, diba? Tanong ko at napaisip ito. Oo? Yes, tama. Marami ka pang school activities, Ryu. Next time na lang kayo maglaro ni Briggs, ha? Anya ni ate, kaya tumamlay ang mukha ni Ryu. But mom, paiyak pa na sabi nito. Let's go, Ryu. Tama na paglalaro sa iPad at busy din ng tito mami mo. Inend na nito ang video call at walang imig ang magina. Enjoy sa gala. Doon ako sa kondo ko didiretso. Huwag ka na mag-abalang magluto ng madami at magantay. Paalam ko bago tuluyang lumabas ng kondo. Ang totoo ay wala naman talaga akong ginawa kundi mag-gym ng kalahating araw at mag-golf para mawala naman ang iniisip ko. Ano ka ba, Marim? Hindi ka dapat nasistress sa walang kakwenta-kwentang bagay. Siguro ay panahon na para pumasok ako sa relasyon. Para naman maging pair. Masyado nang malayo ang narating naming dalawa ni Ace para subukin pa ulit ng pagkakamali. Balita ko ay isa ng CEO si Ace sa ibang bansa na may iba't ibang branch. Kahit dito sa Pinas, mukhang sa 7 taon ay pinaghirapan niya din ang lahat ng kung anong meron siya ngayon. Good to know, dahil nung magkasama kami ay halos ginigipit kami ng mundo. Nang makalaya kami sa isa't isa, ay naging maganda ang takbo ng buhay ng isa't isa. Nakakayamot lang na ako yung pinagmumukha niyang mali sa kwento niya sa ibang tao habang siya ay biktima. Patawa din tong si Ace. Sigurado naman akong pag nagsawa siya kay Mika ay hahanap na ulit ito ng panibagong putahe. Makaka-move on din naman si Mika gaya ng mga exes nito. Ang kawawa lang ay ang mapalapit ang bata dun sa Ace na yun. Pektado ang inaanak ko. Umupo ako sa gilid at nagpahinga. Kinuha ko ang cellphone ko at nagtitingin sa social media. Mukhang enjoy naman sila sa paggagala. Natawa na lamang ako ng sarkastiko. Ryu is my daughter. She survived, yes. Nagkaedad si Briggs at Ryu. Pagkapanganak ko ay nagkasundo kami ni ate na magtatrabaho ako at mag-aaral muli. At siya na ang mag-aalaga sa anak ko since single naman siya until now. Siya ang tumulong sa akin nang ipanganak ko ang anak namin ni Ace. Sa kanya lumaki si Ryu at siya ang kinikilalang ina nito. Mika knows about it, pero pinili niyang manahimik for the sake of my career na nag-umpisa pa lamang. Pero hindi niya alam kung sino ang ama dahil ang sabi ko ay bunga lamang si Ryu ng one night stand when I was in college. Mas maigi na din na hindi alam ni Ace na may anak kami. Ayoko nang magkaroon ng ugnayan sa kanya. Gabi na nang makauwi ako ng kondo. Mika texted me na magstay sa kondo niya dahil bigla ang nagkaroon siya ng flight. Kasama niyang umalis si Ace ng bansa. Parehas kaming irresponsable ni Ace kay Ryu. Hindi ko man lang makasama araw-araw ang anak ko. Napamahal na din ang ate sa anak ko. Isa pa ay lagi akong busy at dumagdag pa ang pagdating ni Ace sa buhay ko at ang sitwasyon naming tatlo na kailangang itago. Inaantok at pagod na akong nakarating ng kondo dahil sa maghapon na pagbibisi-bisihang makaiwas lang kay Ace. Kinuha ko ang keycard sa sling bag ko, ngunit nahulog ito sa sahig. Agad ko itong dinampot, ngunit may kamay na humawak sa pulsuhan ko at patayo akong hinila at idinikit sa bader ang nakataas kong pulsuhan. Medyo may kadiliman sa labas ng condo unit, dagdag pa ang black cap na suot nito, kaya naman kinabahan ako. Ngunit, Ace? Tawag ko sa kanyang pangalan. Bitawan mo nga ako. Utos ko, ngunit seryoso ang kanyang mga mata. Hindi ba't kasama mo si Mika na umat? Kung kasama ko si Mika, edi sana wala ako sa harapan mo, Marim. Inis niya na sabi. Inagaw ko ang kamay ko, ngunit ayaw niyang bitawan. Ano bang problema mo? Bitawan mo ko, dahil baka may makakita sa atin dito. Madiin kong sabi, kaya binitawan ako nito at lumayo. Ikaw at ako, ay matagal nang tapos. Segunda ko sa sasabihin niya. Ayokong malaman ni Mika ang nakaraan natin, Ace. Dagdag ko, kaya umalon ng kanyang Adam's apple.
Ayoko din. Sagot niya. Mabuti naman. Kaya i-process mo na ang divorce paper bago pa malaman ni Mika ang lahat ng to. Sabi ko, kaya natawa ito. Ngayon mo lang naisip yan? Nag-enjoy ko sigurong gamitin ang apelyido ko ng mahabang panahon. Tanong nito na para bang nang-aasar pa. Ang kapal din ng apog mong lalaki ka eh, no? Kung noon ka pa nagpakita, edi sana mas maaga tayong nag-file ng divorce paper. Inis ko ang sabi. Madaming paraan, Marim. Sagot niya. Anong gusto mong palabasin? Mahiya ka nga sa balat mo. Matagal na akong nakamove on sa'yo, no? Kaya tigilan mo lang pag-a-assume mo, Ace. Tinalikuran ko siya, ngunit diniin niya ang pinto. Nakamove on na din naman ako sa'yo, Marim. Sagot niya. Alam ko, kaya nga girlfriend mo na ang kaibigan ko eh. At sure ako, sa 7 taon na yun, ay madami kang nang niloko. Sarcastic ko kong sabi sa kanya, kaya napasinghal siya. Niminsan, hindi ako nagloko, Marim. Depensa niya sa sarili. Ang kapal ng mukha mo, Ace. Tigilan mo nga ako. Ang linis-linis ng pagkakakwento mo sa sarili mo, habang ako ang masama. Binuksan ko na ang pinto at agad na pumasok. Pero maagap siya na sumunod papasok. Ano ba, Ace? Labas! Bako nga nang isipin ng bata, nandito ka habang wala ang mami niya? Pagtataboy ko kay Ace, ngunit may maliit na mga braso ang yumakap sa aking bewang. Mabuti at nandito ka na. Mahina at inaantok na sabi ni Ryu. Ryu? Ano ginagawa ni Ryu dito? Nakapikit pa ito habang nakayakap sa akin. Umuwi ka na, Ace. Bawal ka dito. Pagtataboy ko. Dumilat si Ryu at nakatingin lamang kay Ace. Wababa din ang tingin ni Ace kay Ryu at saglit na pinagmasda ng bata at agad na binalik ang tingin sa akin. Alam ni Ace na anak ni ate si Ryu. Babalik ako bukas na umaga. I-process natin ang annulment. Sabi nito at lumabas na ng kondo.